Taon-taon ka bang nakaka-receive ng letter of authority? Pakinggan mo, ano ang technique para matigil na yung habitual? Habitual kang inaudit ng BIR, kawawa naman ang baby. Pag-aralan natin sa Audit Protection Services from LOA to SDT. So, sa mga hindi pa po nakakakita ng letter of authority, ito po yung kanyang itsura. Ayan. Ito po itsura niya. Pag nakatanggap ka ng letter of authority, may tumawag taga bukid nun. Hello, sir! Inutang namin yung panlagay namin na 500,000. Hanggang ngayon, hindi pa namin nababayaran. Melo eh, uli kami. Patay kang bata ka. So, as of today, inuubos na po ng BIR na ma-release ang total, estimated ko lang po ito, 70,000 letter of authority sa buong Pilipinas. Kaya, kung nakakatanggap ka ng letter of authority yearly o habitually, ibig sabihin, habitually, taon-taon kang may letter of authority, pakinggan mo to. Kahit wag mo nang kunin yung serbisyo ni tax specialista, manood ka lang, matututo ka, masesave mo ang pamilya mo, masesave mo ang negosyo mo. Because ina-attack ka, sir. Ine-invade ka ng mga masasamang kalooban. Ayun. So, magsisimula tayo sa letter of authority at maraming tao ang hindi nakakaintindi nito. Ang sabi ho ng batas natin, iseserve ho itong letter of authority sa inyo. Ayan. So, pag sineserve ho siya, ang ginagamit hong rule sa pag-serve, pag sinabi hong serve, iyon po ay dinideliver from BIR office. Pupunta ho yung RO sa inyong office. Ayan, principal address ang tawag ho. Principal address. So, may procedure ho. At ang procedure ho sa principal address ay makikita ninyo dito sa Ramo 1-2020. Bagong-bago ho ito. Ang subject is updated handbook on audit procedures and techniques. Binabago ho nila yan pag naka-discover ho tayo ng mga bagong gawi para ma-proteksyonan po ang mga taxpayer. So, ang pag-usapan natin is paano ba ang tamang pagre-receive ng isang letter of authority, dahil sangkatutak ho ang mga kamalian, common practices, common mistakes, common errors na ginagawa po ng mga taxpayers, bookkeepers, mga CPAs, mga authorized representatives. Makinig kayo. Ito ho yung tama, angkop. At para dun sa mga kaibigan nating nagmamahal, sinasamba ang mga BIR officials, pwede ho ba, paki-like lang ho. Click nyo lang ho yung like para ho yung ating algorithm ng FB at ng YouTube ay mabit ho natin. Pag nabit natin yan, masaya ang Pilipino. Tatalino ang Pilipino. So, dapat ho ninyong maintindihan paano ba sineserve ang letter of authority. Una, magkakaroon ng contact. Contact with taxpayer. Serving of letter of authority. On the first opportunity of the RO to have a personal contact with taxpayer. Personal. Pag sinabi hong personal, hindi ho yan by mail. Uy, ang layo naman. Tagabukid nun. Nasa Davao ako eh. Sabi nung revenue officer. Padadala ko lang to registered mail. Ang sabi, ang first opportunity, hindi registered mail, hindi regular mail, hindi LBC, hindi Lalamove, hindi Grab. Pupunta, pag sinabing personal contact,
attack. Pupunta ho yung revenue officer. Ano ka ba? Na-eba ka ba? Hindi. Pupunta. Sinagot ko rin tanong ko. Pupunta ho ako. Sabi ng revenue. Bossing, sabi sa RDO. RDO, pupunta ako sa taxpayer. Nasaan? Sa bukid nun. Eh, kailangan ko ng aeroplano. Nasa bundok. Wala tayong aeroplano, sabi ng RDO. Maglakad ka. Eh, nagbibiro lang ako. Kailangan pumunta personally. Kayong mga RO, huwag kayong tatamad-tamad. Okay, pumunta kayo personally. Yun yung first. Kapag hindi nyo ho nakita yung taxpayer sa first meeting, tsaka lang ho kayo pwedeng magpadala ng inyong LOA through registered mail. Diba? Kaya, kayong mga taxpayer, kayong pa lang, wala pa kayong LA, sasabihin mo na ngayon sa revenue officer, oy, tukmol. Tukmol. Oy, hinayupak. Hindi, nagbibiro lang ako. Para huwag doon sa mga gustong mag-franchise sa akin, 50,000 pesos lang ho. Ha? Huwag nyo na akong kunin. Mag-franchise kayo sa akin. Ayan yung mga numbers ko. 50,000, matutulungan po kayo tungkol sa inyong LOA, subpoena duces tecum, first notice, second notice, checklist. Magkakaroon ho kayo ng libro. Ito na ho, tapos na ho yung libro ko. Ayan. Ibibigay ho sa inyo, nandito ho yung mga techniques, tips, at saka mga dapat yung tandaan, kasama ho ang mga video skill training program ko, paano hawakan. So, ito yung first. Okay. Librito, yung susunod ho, para na lang sa mga franchising natin. So, ngayon, hello, sabi nung ano, pupunta ako dyan, sabi nung revenue officer. E di pumunta ka, hinayupa ka. Papuntahin mo, i-welcome mo. Alalahanin mo lang, may karapatan ka sa pag-welcome. Yung mga revenue officer na yan, kahit hindi tumawag yan, pupunta yan ng surprise, bawal po yun, sir. Ang sabi kasi dito is contact with taxpayer. Aliwanag, sir, eh. Contact. Ang kukontakin mo, hindi authorized representative, yung taxpayer. Kung hindi mo alam yung definition ng taxpayer, nasa section 22 yan, susulat natin para doon sa mga hindi nakakaintindi, nasa section 22 yan ng tax code. Okay, ang nakasulat din sa definition ng taxpayer is person who is subject to tax. So, siyempre, sa LOA, kung mapikita nyo ho yung LOA, dito sa LOA, nakasulat dito, sino yung subject sa tax? Ayun, si Reynaldo. So, ibig sabihin, si Reynaldo yung kukontakin mo, hindi yung asawa ni Reynaldo, hindi yung anak ni Reynaldo, hindi yung mga employees ni Reynaldo. Si Reynaldo. Hello, Reynaldo. Buhay ka pa ba? Siyempre, hindi mo pwedeng i-deliver yung LOA sa patay na tao. Kailangan tanungin mo muna kung buhay ka. So ngayon, pag dumating na, oh, natawagin si Rodado, oh, ako nga si Rodado! Buhay ako! Patay ka, Rodado. Makatanggap ng LOA, sinabi mo buhay ka. So darating na yung revenue officer, pak! May pak pa! Dumating na yung revenue officer, isa-serve sa'yo. Basahin mo muna, Rodado. Okay? So, ang unang-unang dapat mong intindihin dyan, itong paragraph, second paragraph, bihira nakakaintindi itong second paragraph. So, kailangan natin basahin para sa mga hindi nakakaintindi. It is requested that all required documents, book record to be provided to the revenue officer in order to expedite the examination. The question is, when? Where? How? Diba? Kailan ipe-present yung books, saan ipe-present, at paano ipe-present? Walang sinabi. Diba? Walang sinabi. So, therefore, nire-assign sa'yo, dine-delegate sa'yo ng batas kung kailan mo ibibigay, saan mo ibibigay, paano mo ibibigay sa'yo yon. Kaya itong libro na to at yung training ko ang magtuturo sa inyo paano nyo gagawin yon? Because yung mga bagay na binanggit na yon is karapatan po ninyo. So, pag hindi nyo ginawa yon, magiging
estoppel kayo at papasok ngayon yung abuses, harassment, di ba? Difficulties na ibibigay sa iyo ng revenue officer. So ano gagawin ko? Sabing ganon. Huwag mong paalisin yung revenue officer. Pag dumating, may dalang LOA, may dalang ganito. Huwag mong paalisin, bossing. I-freeze mo. Huwag kang alis. Ayan. Huwag siyang alis. Bakit? Papakita mo ngayon to. Sabi mo sa kanya, nakasulat dito, bossing, sa... Asan ba yung aking? Yun. Nakasulat dito sa Revenue Regulation V-1. Bookkeeping regulation niya. Baka gusto niyong kumuhingi ng kopya, lalong-lalo ka na. Student ka, kolehiyo ka, tuturuan kita ng tax bookkeeping, walang bayad. Wala. Tuko, maging masaya ka, at yung oportunidad na binibigay ng batas ay mapa sa'yo. Maging self-reliant ka, at maging independent ka. Gusto ko yumamang ka, maging maginhawa buhay mo. Now, ano nakasulat dyan? Masimple lang. Ang sabi dito is, pag nagkaroon daw ng inspection of book, register, and records, sabi, all books, register, records, and vouchers, and other supporting documents required by this regulation. Ibig sabihin, ibibigay mo lang yung nire-require ng batas. Yung hindi nire-require ng batas, katukmulan mo, huwag mong ibigay. Kaya, umumura naman ako. Yun ho yung common mistakes ng taxpayer eh. Diba? Bakit mo ibigay? Hindi hinihingi. Yun lang daw hinihingi ng regulation. Period. Oh, yun yung ituturo sa inyo na nandito na sa librong ito. Imaginein mo, malaki matpitipid yung professional fee. Babayaran ninyo ako ng daan-daan libo. Dito, 50 mil lang. Diba? Titigil na BIR niya pag alam mo yung rule. Okay. Sabi dito, must be immediately produced and submitted for inspection. O, di sige. Kaya hindi sila pwedeng paalisin. Hindi. Kasi, ang mangyayari, ayaw mong magpa-audit at the time na ibinibigay sa'yo yung LOA. Dapat at the time of LOA, may ebidensya ka na nagpapa-audit ka at meron kang ebidensya na ayaw kanilang i-audit. Nandito po yun sa libro, kung ano yung dokumento na ipapareceive mo sa kanila para ma-prove na gusto mong magpa-audit at yung BIR official, ayaw nilang i-audit ka at the time na sinasubmit yung LOA. Yun po yung serving LOA. Dadagdag ko lang, dagdag kaalaman mga ka-taxpayer ko. Ngayon, sabi dito, when required by inspecting officer, the owner, bookkeeper, etc., etc., shall give necessary explanation regarding the items in the entries in the books of account, register, and record. Ngayon, paano nyo sasabi, explanation daw eh. Hindi naman sinabi verbal. Wala naman sinabi. Wala naman sinabi na written. So, meron kang dalawang choices o options pag nagbibigay ng explanation. Written and verbal. Walang legal value yung verbal. Wala. Wala. So, kailangan yaan ay in writing. Kasi evidence is king. King is evidence. So, ang importante, tinanong ka ngayon ng revenue officer, anong pangalan mo? Sandali sir, gagawa lang ako ng in writing. Tinatanong mo ako, anong oras, anong araw, anong pangalan mo, anong pangalan ko? Diba? Yan ang tanong mo. O ngayon, sasagutin kita in writing. Emelino T. Maestro. Ganun. Ganun lang kasimple. So lahat yan, ituturo ko sa inyo step by step hanggang ma-produce natin yung tamang dokumento at ma-proteksyonan yung karapatan ninyo kasi ang objective ho ng Audit Protection Services ay to protect you from harassment, to protect you from criminal liability, to protect you from interest, surcharge, penalty. Okay. May mga penalty, interest, and surcharge kayong babayaran kung mali kayo. Kung tama naman, check natin kung highly polluted
yun ang mga sinasabi. Ay, ipanjoking naman yan. Ibig sabihin, may dagdag. So, ang susunod ho nating topic, eh, tungkol ho sa additional information about LOA, checklist of requirements, at saka sa first notice, second notice, anong gagawin nyo pag nagre-receive nun, nagre-receive din na second notice, at subpoena duces tecum. So with that, mga ka-taxpayer, kung mahal, maging masaya kayo sa buhay ninyo. Okay? Masayang buhay din ang gusto kong mapasa inyo. Magiging masaya lang yan, mag-franchise na po kayo, available po, habang mainit pa ang hotcake. So see you in my next video. Peace and happiness be with you for life. See you later.